Joshua Andre San Juan, 17 years old, from Manila. Yung unang bike ko is SGM lang. Nabili ko lang siya sa via online. 1,500 lang. Minitap lang namin sa Makati. So yun. Experience din sa kung bakit fixed gear. Fixed gear kasi less maintenance. Napaka-simple lang niya. Kung titignan mo sa kalsada, ng cables, di siya madungis tingnan unlike sa mountain bike, road bikes. Kasi kahit ikaw, pwede mo ayos-ayusin basta may gamit ka tsaka knowledge and patience. Anong experience mo pala sa fixed gear? Yung mga karanasan mo? Alin? Yung mga karanasan mo sa fixed gear? Good or worse? Goods tsaka yung worse. Goods, siyempre. Kahit wala kang masyadong kahit di ganun kalaki yung budget mo, makakating ka sa gusto mong puntahan. Yan, pwede ka mag-long ride kung gusto mo. Gusto kaya ng tuhod mo. Tapos sa worst naman, syempre, di naman natin masasabi yung aksidente. Kahit anong pag-iingat mo yan, basta pag dumating talaga sa point na maaksidente ka. Tsaka yun, sa bawat aksidente mo, syempre kailangan mo bumangon. Gising sa umaga, panibagong hamon sa buhay. Kailangan mo tsaga sa pagbabike para makating mo na rin yung mga gusto mo. So yun. Ano palang bike mo ngayon? Bike ko Visp lang. Soft lang yan sa Marikina. Sama ko to. What's up, kapatid ko? Yung bago mag Visp, may na ako. Self. Yan. Parang katulad sa kanya. Balang color. Tas ganun lang din. Medyo mabigat lang kasi bakal nga. Unlike sa aluminum. Tsaka mas pogi pag aluminum. Bukod sa fixed gear, mayroon ka pa bang ibang naging bike? Yung una ko talagang bike, yung bata pa ako, tinutukan pa mag mountain bike or and BMX. Doon lang ako nag-practice mag-balance. Then yung first year high school ako, yun. Nag-try ako mag-RV pero hindi nagtagal . Parang mas nakakasano pag nakakita ko mag-fixed gear. Sabi ko, pangangas na ito. Mapaisip ako paano sila pumipreno. Tapos yun, nag-ipon ako hanggang sa mabili ko yung first bike ko nga, yung last year lang yan. Yung SGM. Yun, tinry ko yun. Nanood ako ng tutorial sa YouTube kung paano mag-skid. Mga essentials sa pag-fixed gear, track stand, ganito, etc. Agad sa upgrade. Dito kasi nakanasan yung saya na tinatawag nila . Kasi kahit gano'n pa kadami yung bike, pag hindi mo maka-experience or madama yung fun na tinatawag nila sa riding bicycle or fixed gear, kahit anong bike yan, wala din. Kaya kailangan, pag may bike ka, enjoyin mo lang bawat padyak mo. Isipin mo kung bakit ka pupunta sa gandong destination mo. So ayun, masaya mag-bike. Kaso, medyo delikado kasi weightless nga. Ingat-ingat lang din tayo. Tsaka masasabi ko lang dun sa mga nakakotse, motor, na madalas pumina sa mga aming mga siklista, lalo nung sa amin mga naka-fixed gear riders. Kasi pag nakikita nilang brakeless, nagiging stereotype yung tingin nila . Parang ang sama ng tingin nila porket brakeless, ganito, mambabarabal sa kalsada. Siyempre pare-pares lang naman bike yan. Respeto na lang din sa isa't isa. Tsaka sa mga payo ko sa mga magbabalak mag-fixed gear or gusto mag-try ng fixed gear, safety first. Lagi kayong magsusot ng helmet at nandun yung patience nyo. Huwag kayong mawawala sa tingin nyo na na-fixy kayo, nasa kalsada kayo. Tapos di naman masama na maglagay kayo ng brakes. Pang emergency lang since newbie pa kayo habang nagpa-practice kayo mag-skate. Yun, ginagawa niya. Habang nagpa-practice kayo, lagay muna kayo ng emergency brake. Kaya, yun nga, inasabi ko kanina, hindi masasabi kung kailan dadating yung aksidente. Kaya lang, ingat-ingat din. Yun, masaya. Pero yun, kailangan mo mag-take care 10 times more kesa dun sa kasiyahan. Kaya yung kanina nga, masasabi ko sa mga naka-high-end or high-value na fixed gear or other bikes, share the road pa din. Kasi hindi porket ganito na yung bike mo, maganda na, taas na yung value, mahal, carbon, gano'n. Hindi ka namamansin ng
kapwa-siklista mo na nagsimula lang din sa bakan. Siyempre, share the road, bati mo pa rin. Para, yun, goods lang tayo, walang samahan ng loob. Tsaka, yun, tuloy-tuloy lang sa pagbabike. Tsaka yun, hindi tayo sa fixed gear sa bike. Hindi dadami yung kaibigan ko. Madami akong naging kasamahan, tropa, katrupo dahil sa pagbabike tsaka sa pag-fixed gear. Tapos syempre, pag fixed gear mo, bati ka lang ng isa naka-fixed gear, upo, tropa mo na kaagad. Tsaka minsan sa mga RV, medyo mas sungit din sila. Kaya di mo maiwasan, ano, so maloob. Tsaka yun na rin, ingat-ingat din. Since brakeless yan, hindi pwede magbabaka-baka ka sa kalsada. Ingat-ingat pa din, kailangan mas ano, advance tayo mag-isip dapat kasi brakeless nga. Tsaka yun, based sa experience ko and pagkakalam sa history ng fixed gear. Fixed gear daw, ginagamit ng mga truck racers. Pero ano rin yun eh. Actually, hindi siya outdoor nilalaro. Sa velodrome talaga siya pang indoor. Lumabas lang yun since ano, sa ibang bansa may mga bike messengers. Ayun, ginamit nila para mas mapabilis yung transportation din nila tsaka pag-deliver ng mga packages, mails, tsaka ibang ano, bagay. So, from point A to point B, ayun ginagamit nila. Then, nag-down talaga yun, lumaganap yung fixed gear and lumaki yung nagkaroon ng mga grupo. Since lumabas yung grupo ng, ay, movie ng Premium Rush. Yung Premium Rush is about sa buhay ng mga bike messengers around the world na nakikipagsapalakan sa kalsada each and every other day. Tsaka yun na rin, yung unang tawag din nila dun is Recta, sabi ng mga matatandang siklista dito, yung mga veterano dito sa Pinas. Recta talaga, hindi naman Recta, continuous. Kasi tuloy-tuloy daw yung padyakan nun, hinto ka lang talaga pag pinigilan mo. Kasi unlike sa RB, isang brake mo lang, makakahinto ka agad. Tsaka yun, tsaka kapaan talaga yun. Doon lumabas yung mga Marlboro tour. So yun, ayun lang yung nalalaman ko about sa fixed gear. Kasi ito yung naman ako sa